hypercars. Kung may tiniguri ang supercars gaya ng Lamborghini, Ferrari, Porsche at McLaren, mas malakas ang makina at mas mahal ang hypercars. Mas bibihira ang produksyon ng mga ito at mas napakamahal ng presyo. Ang Bugatti Chiron ay isang hypercar. Ang base price nito o pinakamurang presyo ng mga modelong unit nito ay nasa $2.9 million o mga 162.4 million pesos. Kung ito'y legal mong ipapasok sa Pilipinas, ang pinagsamang mga buwis na dapat mong bayaran ay halos kasing halaga ng sasakyan. Meaning, magiging halos doble ang halaga ng Bugatti Chiron. At bago nga po mairehistro sa Land Transportation Office ang isang imported na sasakyan, anumang uri ito ay dapat mo munang bayaran sa Bureau of Customs ang mga itinatakdang buwis. Ang patunay na nakapagbayad ka ng buwis ay ang Certificate of Payment na nanggagaling sa Bureau of Customs na siya ho namang isa at pinaka-importanting requirement ng Land Transportation Office para mairehistro ang isang imported na motor vehicle. Ito ngayon ang tanong at punto ng investigasyon ng DOTR-LTO, ng NBI at maging ng Senado kung paano nga po nairehistro sa LTO ang isang kulay pula at isang kulay blue na Bugatti Chiron at nabigyan pa nga ng mga tunay na plaka ng LTO gayong lumabas na sa mga paunang report na questionable ang buwis na binayaran sa importasyon ng mga tinaguriang hypercars na ito. Pero hindi nga lang dapat nakatuon ang atensyon ng mga nag-iimbestiga sa pagpaparehistro ng hypercars na ito. Ang maituturing na original sin sa kontrobersyang ito ay ang pagsasabuatan ng mga smuggler at mga tauhan ng Bureau of Customs para maipuslit ang mga mamahaling kotse na ito. Kumbaga sa pelikula, sila ang mga starring. Supporting cast naman ang mga taga-LTO. Hango sa hawak naming mga dokumento ng dalawang Bugatti na irehistro ito sa parehong petsa, May 30, 2023. Ang pula na Bugatti na mas mahal na modelo ay nakapangalan kay Meng Jun Zhu at ang address ay sa Mariveles, Bataan. Habang ang blue ay nakarehistro sa isang Tu Trang Nguyen at ang address ay sa Tres Palmas sa Taguig City. Ang petsang May 30, 2023 kung kailan nairehistro ang dalawang Bugatti ay sa panahon na wala pang naitatalagang LTO Assistant Secretary. Kung inyong magugunita, nag-resign, nagbitiw sa pwesto si Jose Artugade noong May 22, 2023. Habang iniulat naman po sa media ang pagkakatalaga kay Hector Villacorta bilang officer in charge noong June 1, 2023. Sa report ng Rappler, dumating ang dalawang Bugatti noong pong December 24, 2022. Sa hawak naming dalawang kopya po ng Certificate of Payment mula sa Bureau of Customs na siyang dapat nagpapatunay sa pagbabayad po ng mga karampatang buwis para sa importasyon ng mga sasakyan na ito, $24,787,838.82 ang binayaran daw ng Frebel Import and Export Corporation sa bawat sasakyan. Daw ha? Sa pag-iimbestiga po ng komiteng binuo ng LTO,
Ito ang ilang mga impormasyong nalantad. Nalantad na ang sales invoice na inilabas po ng Frebel Import and Export Corporation bilang importer ng mga questionableng sasakyan ay nagkakahalaga lamang ng 1,000,000 piso sa bawat kotse. 1,000,000 lang ang halaga ng bawat Bugatti. Habang sa commercial invoice naman na nanggagaling sa Avion Shipping Company Limited na nakabase po sa Hong Kong, ang deklaradong halaga ng sasakyan ay $255,000 lamang bawat isa. Lumitaw po na questionable ang pagbibigay po ng accreditation sa Frebel bilang lehitimong importer ng mga otong ito. Ang address nito ay sa Intramuros, Manila. Kaya dapat sa LTO NCR West sila makikipagtransaksyon. Pero sa kasong ito, sila po'y sa LTO NCR East nakipagtransaksyon. Nabulgar na ang Frebel ay walang showroom at walang bodega. At maging simpleng dealer signage ay wala ito. Iniimbestigahan ngayon ng Intelligence and Investigation Division po ng LTO ang may-ari at mga tauhan ng Frebel, maging ang customs broker nito at malamang kasama ang mga ito sa ipatatawag ng Senado sa investigasyon na pinasimulan ni Senator Raffy Tulfo. Naklaro din na nakalusot ang pagpaparehistro po ng mga Bugatti sa lumang IT system provider ng LTO na pinangangasiwaan po naman ng Stratcom. Ang Stratcom ay naglabas po ng audit trail sa kung sino-sino ang mga tauhan ng LTO na siyang responsable sa pagpaparehistro ng mga kotse. Natukoy na kung sino ang mga tauhan na ito ng LTO at kasalukuyan pong naharap sa mga kasong administratibo. Kung sa LTO ay tukoy na ang mga pangunahing starring, kumbaga, at empleyado nga na sangkot dito, kumusta naman kaya sa Bureau of Customs? Bakit madamot pa rin sa impormasyon ang Bureau of Customs sa kung sino-sino ang mga sabit sa smuggling na ito? Hindi naman mahirap matukoy kung sino ang mga nagpalusot nito sa customs. Yan ay kung magiging bukas lamang sila at gagawa ng patas at totoong investigasyon. Ang unang dokumento na kailangang malantad ay ang tinatawag na Single Administrative Document o SAD, in short, SAD. Ito'y inihahain ng importer sa computer po ng customs. At ang mismong kopya ay ibinibigay din po sa kanila ng importer sa pamamagitan ng kanilang customs broker. Sa dokumentong ito, nakalagay ang lahat ng bagay na laman ng container na kanila pong ipinararating sa ating pantalan. Nandiyan ang pangalan ng consignee, ng broker, deklaradong halaga, uri ng sasakyan, mga buwis na babayaran at ilang pang importanteng mga impormasyon. Sa paghahain pa lang po ng SAD na ito, makikita mo na kaagad kung saan dadaan ang kargamento. Sa green lane, release kaagad. Yellow lane, kailangan pong magpakita ng karagdagang dokumento. O red lane, na nangangahulugan ng actual physical inspection o examination. Kapag po motor vehicle, 100% physical inspection. Kung saan, obligadong kunin ang lahat ng stencil ng makina at pagkakakilanlan ng imported motor vehicle. Yan ay kung
tama o tapat ang deklarasyon sa importasyon. At dahil nga po puslit ang mga Bugatti Chiron na ito, malamang hindi ito nakadeklara sa sinasabing single administrative document. At dito po papasok ang kahalagahan ng certificate of payment na binayaran umano ng Frebel sa customs. Sa naging privilege speech po ni Senator Raffy Tulfo, binanggit niya ang mga umano'y kawani ng customs na nakapirma sa certificate of payment ng dalawang Bugatti. Ito'y sina Deputy Collector of Customs Harold Agama at Customs Examiner Rosario De Leon. Sa record ng LTO at sa photocopy ng Certificate of Payment na hawak namin ngayon, naka-imprenta nga rito ang naturang mga pangalan na may kaukulang mga lagda. Sa dalawang Certificate of Payment na inisyu po ng Bureau of Customs sa Frebel, may nakalagay na kaukulang entry number. Ito ang dapat natutukoy sa nabanggit namin kanina na single administrative document na nagbibigay ng mga impormasyon tungkol sa importasyon. Magkaiba ang entry number sa dalawang certificate of payment na inisyu ng Bureau of Customs. Lumalabas na dalawa ang SAD dapat dito. Nasaan na ang dalawang mahalagang dokumentong ito na siya ring patunay na smuggled? Puslit nga ang mga Bugatti. Ang dalawang SAD na ito ay hindi makakalusot sa Bureau of Customs kung hindi rin dumaan at inaprubahan ng Customs Examiner, Appraiser ng Customs, Port Collector, at maging ng Import Assessment Service o IAS. Ang mga ito ang maraming dapat na ipaliwanag. Napag-alaman namin na sa panahon ng pag-issue po ng Certificate of Payment ng Bureau of Customs sa Frebel, ang mga nakapirmang Deputy Collector at Examiner ay nakatalaga sa Port of Batangas. Ito na kaya ang simula para mabulgar at managot ang sindikato sa loob ng Bureau of Customs na nasa likod ng talamak na smuggling ng mga mamahaling sasakyan, luxury cars, supercars at hypercars. Kung inyong maaalala, ipinapangalandakan po ng Bureau of Customs ang kanilang ginawang pagsalakay sa isang dealer ng supercar sa Pasig. Sinabi nila na ang mga Lamborghini, Ferrari, Porsche, McLaren at ilang pang mga mamahaling kotse na kanilang kinumpiska mula sa car dealer ay may mga questionable dokumento. July 2023 po, ginawa nila ang pagsalakay at mula noon, nakatatlong panayam na po kami sa tagapagsalita ng Bureau of Customs para nga alamin kung ano na ang naging resulta sa kanilang pag-iimbestiga sa mga kotseng kanilang kinumpiska. Dahil kung sinasabi po ng customs na may mga questionable dokumento nga ang mga supercars na kanilang kinumpiska, eh paano nga nakapuslit sa pantalan ang mga kotseng ito? Hanggang ngayon, wala pa ring inilalabas na impormasyon ang Bureau of Customs tungkol sa isyung ito. At sa aming tatlong panayam, puro dribble po ang aming napala. Datapwat sa mga impormasyon na aming nakalap, hindi nagkakaroon ng makatotohanang investigasyon ang Bureau of Customs sapagkat malalantad ang mga opisyal at kawani ng adwana na siyang nasa likod ng sindikato ng pagpupuslit ng mga mamahaling sasakyan. Mga tinaguriang supercars at hypercars na
nakikita nating ibinibida ng mga may-ari nito sa ating mga kalsada, na ang ibang mga may-ari ay umano'y may katungkulan sa gobyerno. Kaya naman, kapag nakakita ka ng magarang hypercar sa kalsada, ikay magtatanong, sino kaya may may-ari nito? Nagbayad kaya ito ng tamang buwis? At sa ginawang investigasyon ngayon at ginagawa pong investigasyon ngayon ng Senado sa pagpupuslit ng dalawang Bugatti Chiron, lumabas na kaya ang mga mukha at pagkakakilanlan ng mga miyembro ng sindikato? Kung sino-sino ang nakinabang at nakikinabang sa kanilang operasyon? At kung sino-sino ang kanilang mga padrino? Sandali lang ha. May suhestyon ng isang matinong taga-aduana. Kung talagang totohanan ang ginagawang investigasyon, ang isang paraan para magkaalaman na kung ilang bilyong piso ang nawawalang kita ng pamahalaan sa car smuggling ay ang pag-imbentaryo mula ha, 2021 lamang. Sige po, mula 2021 hanggang sa ngayon, sa lahat ng Certificate of Payment na inissue ng Bureau of Customs sa LTO at ang pagsuri sa entry numbers na nakasaad sa mga Certificate of Payments na ito. Diyan mabubulgar ang modus, lalim at lawak ng korupsyon sa smuggling ng mga tinaguriang toys for the rich boys. Well, some of them are filthy rich. Pero, mangyari kaya ito? Ano kaysa palagay nyo? Think about it. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.